Alright, magandang araw, magandang oras sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Saan man kayo dako ng mundo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at higit sa lahat ay nasa malusog kayong pangangatawan. Alagaan nyo ang inyong mga pangangatawan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Pagpasensyahan rin po ako kung halos 1 week hindi nyo ako narinig sa himpapawid. Sa kadahilanan tayo ay nagkasakit at ngayon lang po tayo na medyo okay. Anyway, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinabayaan. At sa awa niya ay gumaling naman po tayo. So ngayon araw, pag-uusapan natin itong tungkol kay Congressman Arnie Arnolfo Teves Jr. na kung saan nagsalita ang Department of Justice sa pamamagitan ng spokesperson ng nasabing departamento na ang kanilang itinuturo talaga na mastermind at pamatay kay Governor Wel de Camo ay si Congressman Teves. Ngayon, itong mga nagiging witness nila ay bumaliktad at tinatanong ng taga DOJ bakit daw itong mga witness bumaliktad sila at iniwan nila ang DOJ sa ere. Kung inyong matatandaan mga kaibigan, itong mga witness ay sila din lang yung mga nagsabi noon na sila ay tinorture, tinakot at pinilit para magsaksi laban kay Congressman Arnie Teves. So, malamang at malamang ito ang isa na rason kung bakit umatras itong mga testigo ng mga taga DOJ. Dahil yun nga, ang aligasyon nitong mga witness, sila ay na-torture. So ngayon, ito naman DOJ nagsasagawa na raw ng investigasyon ukol dito sa aligasyon ng mga witness na sila ay pinahirapan at pinilit umamin. Maganda naman yan para magkaalaman at alam ng taong bayan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at kung ano ang nangyayari talaga. Ngayon, itong kaso ni Congressman Arnie Teves, kung ito man ay mag-succeed, ano po, malaki ang posibilidad na si Teves ay ma-acquit. Dahil kung inyong matatandaan, si Laila De Lima, yung mga tumayo na witness laban sa kanya ay binawi rin niya yung mga salaysay niya o sinumpahan niyang salaysay laban kay De Lima. So dahil doon sa pagbawi ni Ragus sa kanyang statement noon, malaki ang naging impact doon sa naging desisyon ng judge na humawak sa kaso ni Laila De Lima kaya inakwit. Eh malamang mangyari din ito sa kaso ni Congressman Arnie Teves. Ngayon, ang hindi ko lang lubos akalain mga kababayan, itong kaso ni Congressman Arnie Teves, wala pang naibaba na verdict sa kanya. Sinasabi na nila na siya ang nasa likod talaga ng pagpatay kay Governor Wel de Camo. Ang DOJ hindi sumusunod sa sariling panuntunan ng ating batas. Okay? Ang isang akusado, hanggat hindi yan nahahatulan ng korte, siya ay manatiling inosente. Pero ang ginagawa ng DOJ, guilty na si Congressman Arnie Teves, mali naman po yun. At dapat kilalanin nila yung karapatan ng isang tao. Kung ang paniniwala nila ay si Teves talaga ang mastermind, hindi na natin mabago yun nasa isip nila. Pero sana lang ay respetuhin nila yung karapatan ni Congressman Arnie Teves bilang isang tao, hindi bilang isang mambabatas. Okay? So, ayun lang mga kaibigan, mga kapatid, ang ating komento, opinion, reaksyon dito. Maraming salamat po sa inyong lahat
at magkita-kita po tayo ulit.